Kayo sir, ha? May ilaw sila siya, maliwanag. Okay lang, dito lang kayo titingin sir, huwag kayo titingin sa camera sir, ha? Okay, sige sir. Okay, that's good. Okay, so, pagsabi lang po kung nasaan tayo. Okay. Nasaan pa tayo ngayon? Okay. Nandito kayo sa Matatag. Matatag na polling centers. Barangay Matatag polling centers. Okay, Alamitan. So, Alamitan City. Okay. Ay, tutuloy ko ba? Yes, sir. Akala ko may tatanong kayo. Okay, tutuloy. Sa ngayon po, nandirito tayo sa Matatag polling centers na kung saan. Nandirito pa rin yung tuloy-tuloy na pagboto ng ating mga kababayan po rito sa Alamitan City. So, nagkaroon po ng extension po. Nagbigay yung COMELEC ng extension period hanggang sa ma-accommodate yung lahat ng mga botante rito sa Matatag. So, anong oras na po tayo ngayon, sir? So, sa ngayon po, it's already 7 or 8 o'clock in the evening. 8:22 in the evening. So we are still having this election. Tuloy-tuloy pa rin yung linya sa likod na kung saan nabigyan natin sila ng tamang sistema. Kasi kanina po ang gulo. Actually, bago po kami dumating dito, nagkaroon ng medyo konting kaguluhan regarding sa linya nila. So hindi natin nabigyan ng tamang sistema. So immediately ang ginawa po namin, naglatag po kami ng tamang sistema na kung saan maayos natin kaagad yung pagpasok nila doon sa loob ng polling precincts. So at least kahit paano naiwasan natin yung gulo, naiwasan natin yung mga pagsisikip diyan sa linya na yan. Since kanina ng umaga sir, ano yung general situation ng ating voting? Okay. So far sa Alamitan City, generally Alamitan City right now is the peace and order situation right now is stable and under control. So wala pa naman tayong natatanggap or nasasagap na mga election related incidents or kaya violence na kung saan nalalagay sa alanganin yung buong Alamitan City. So lahat ng polling centers dito sa Alamitan sa buong kasama na yung 40 silang polling centers dito ay sama-sama po nating ipinagpatupad yung kumbaga yung right nila upang makaboto. So sa ngayon may mga ibang polling centers na may extensions pa rin. May mga polling centers na sarado, may mga polling centers ay natapos na. Okay, so nakikita niyo po ngang ganitong oras pa medyo marami-rami pa po na bumoboto. So sa tingin niyo mga anong oras pa kaya ito matatapos sir, yung pag-closing mismo na ng polling centers? Most probably base sa linya na nakikita ko. Kasi undetermined numbers pa rin yung nasa likod. Most probably 2 hours. So 2 to 3 hours from now matatapos namin. Depende pa rin po on how the, kumbaga on how sa loob ng presinto na yan, ma-assess nila ng maayos yung mga taong bumoboto. Kasi tinecheck nila ng maayos, tinitingnan nila ng maayos yung mga identity ng mga taong bumoboto sa loob. Nung sa ganun, hindi magkaroon po tayo ng, kumbaga yung maiwasan po natin yung dayan. Kasi sabi nga ng COMELEC, pinipilit po natin na ma-identify yung tamang tao para makaboto sa loob. Ilang taon na kayo sir, nagsiserve sa kapulisan dito sa Alamitan? Bago lang po kayo sir? Tuloy, isang buwan. One month and one week. Pero sa Basilan kayo na-assign in the previous assignments? Yes, hindi. last assignment ko po, I was the Chief of Police of Maluso, MPS. So, naka-serve kayo ng last election? During registration period, but the 2010 election doon po ako sa Tawi-Tawi. 2007 and 2010 election po na sa Tawi-Tawi ako. Nung 2010 registration period po, nandun na po ako sa Maluso Police Station. Okay. So may mga common na anomalies na kayong na-receive na report? Like for example, may mga food buying ba kayong narinig na from around? Tapos may mga disenfranchisement ba? Mga ganito? Yes. Yung disenfranchisement sa ngayon, wala naman po. Kasi tiningnan namin ng maayos kung ano ba ang dapat na i-cluster at ano ba ang hindi dapat i-cluster. So far, lahat ng mga barangay dito sa Metropolitan Barangay ng Alamitan City, napag-isa natin po sila. So yung mga botante po natin sa iba't ibang panig ng Alamitan City ay sa tingin ko, based sa mga information na natatanggap namin, ay nakaboto naman po sila ng maayos. So sa mga, sabi na nga na vote buying, a lot of information na natatanggap po namin. But then, sabi nga namin, hindi namin gaano kaagad ma-actionan because of the limited resources na ngayon. Manpower, lahat po ng resources namin sa pagdating sa mga personal namin, i-deploy po namin kasama na yung AFP, kasama ng PNP. Ngunit subalit, kahit papano, hindi natin kaagad mag-garantihan na ma-actionan yung mga ibang pangangailangan ng mga tao kasi hindi po natin pwedeng iwanan kaagad-agad yung mga polling centers na binabantayan natin. Sir, yung Alamitan kasi is basically parang number one na identified hotspot sa ARM. So dahil po dyan sa nangyaring past incidents no ng bombing na etc related, so nakita nyo ano po yung katunggalian ng dalawang grupo dito sir na medyo malaki
malakas po ata siya. So ano nakikita ninyo pag matatanggap kaya ng isa kung matatalo siya or what? Sino po ang ano makikita, ano nakikita ninyong scenario or security concern? Lagi po naming nilalagay sa assessment namin na after the canvassing, pag nalaman na kagad ang resulta, immediately at any time ina-assess po namin, ina-anticipate na po namin na magkakaroon ng gulo. Kasi pag hindi namin ina-anticipate, wala kaming preparations para mailagay doon. So most probably kahit papaano yung mga talunan. Kasi there are politicians or there are candidates who kumbaga hindi nila matanggap yung pagkatalo nila. So they come to the point na makagawa ng isang bagay na kung saan makaka-apekto sa kumbaga sa society, sa community dito sa Lamisan City. So isa yun sa mga tinitingnan naming anggulo na kahit papaano hindi po namin yung dinidiscount. Yung possibility of those candidates who are kumbaga losing candidates na gagawa ng isang bagay na makakasama dito po sa community natin. Okay, so maraming salamat sir sa time ninyo. Maraming mga tumatawag sa inyo. Okay po.